Akyat tayo doon sa pinakatore, sa taas. Ito. Merong daanan na medyo maliit lang bago paakyat doon sa tore. Sige, tandaan. Tapos medyo madilim. Medyo madilim dito. Ayan ito. Masaya kayo, di ba? Nga nila mahirapan nyo yung mga vlogger. Medyo madilim po yung daan. Bakiyat ng tore. So, ayan, tsaka matarik. Matarik yung daanan. Wow, kailangan dito medyo matigas-tigas yung tuhod. Kasi maliit na matarik. Ang laging ginagawa ito, guys. Nakuwit na ba yung sarili ko? Nagpasayin mo sa tulig. So, ito na. Oh my God, pasigil talaga, pasigil. Ito na yung first base. Dito na yung mga kampana. Ay, alam na, I can see the bell. Malaki yung Isabel. So, kinagamit to. May ano na sila. May mechanical. Sorry guys. Napagod ako. And the view here sa taas ng tore, fantastic. Tingnan nyo. Ayun nga guys, kagagalang lang namin dun sa tore and breathtaking yung tanawin kasi medyo mataas ang kitang-kita yung bayan ng ano, kitang-kita yung buong bayan ng Taal. And so, nandito ako ngayon sa may Adoration Chapel nila and yung mga kasama ko na gano'n lang, yung mga kasama ko nag-CR lang. So, almost tapos na namin ikutin yung buong St. Martin Detours Basilica. Almost tapos nang ikutin and pupunta naman kami doon sa mismong town. Pupunta namin yung mga museum, mga sikat na museum dito. Papakita ko rin sa inyo kasi iikot ako doon sa bayan. Papakita ko rin sa inyo yung mga lumang structure na nandito. That's why tinawag yung Taal na heritage town dito sa Batangas. The one like in Bigan. So, tara! Ito. Malapit na siya dito. Ito kasi yung nagko-connect from dito sa Taal through dito sa Kaisasay Shrine. So, sa likod ko, ito yung kahabaan ng street na kung saan makikita yung mga ancestral houses. Straight to main road doon, puro lumang bahay. Pero along the town naman makikita nyo karamihan luma yung bahay, mga ancestral houses yung nandito. And kahit na napansin namin, kahit na mayroong mga nagpapagawa ng bahay, old style pa rin yung design nila. So hindi nalalayo, hindi naiiba, unlike doon sa iba na modern houses yung tinatayo dito. Old
kahit bago, kahit bato yung bahay, old style pa rin yung design nila. Yun ang kagandahan dito sa Taal. Eh, napipreserve nila yung mga ancestral houses nila. Wala din yung sa part sa likod ko. Ito yata yung isa sa mga konsilyo houses. Kaya lang hindi siya pwedeng pasukin kasi nire-renovate. Ayan. So dito tayo, dito kami ngayon papasok, ito yung camera house. And tingnan natin, dito daw makikita yung dantang klase ng camera from pinakaluma hanggang sa pinakabago. And guys, ito ah, gumagana daw ito mga, hanggang sa yung kauna-una ng klase ng camera, sabi gumagana daw. Tara, papasok tayo. So ito guys, ito yung Galeria Taal na kung saan makikita dito yung iba't ibang klase ng camera. The first camera museum dito sa Pilipinas. Sige, ito. Punta tayo dito. Entrance. Kailangan mag-register. Sa susunod nating episode, sasamahan tayo ni Ate Rose upang ipakita sa atin ang iba't ibang uri ng kamera na matatagpuan dito sa Galeria Taal. Ito yung mga kamera na ginawa pa ng 17th century. Mga kauna-unahang kamera na ginagamit noong unang panahon hanggang sa mga makabagong kamera. Dito rin matatagpuan ang kopya ng larawan ni Jose Rizal nung siya'y binaril sa Bagong Bayan. Ano nga ba ang kwento ng mga kamerang ito? Samahan nyo kami sa susunod na episode. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Pindutin ang bell button para updated lagi sa mga ginagawa ng video ko. Maraming salamat! Snoop Dogg.